congratulations well in advance. I am hopeful that you will serve the Filipino people with all your heart and ability. We will begin the important process of transition of power to our new set of leaders. By noon of June 30, I invite the general public to join me in rallying behind our new elected leaders. The entire executive branch will continue to perform and dispense with its duties, but ready to turn over the reins to the next president. It is the goal of the PTC to ensure a smooth and seamless transition while ensuring the continued and efficient delivery of public service. Pero hindi pa raw ito masisimulan hanggat hindi pa opisyal na iproklama ang bagong halal na Pangulo. We will work closely with the representatives of the incoming administration to ensure a peaceful and orderly transfer of power. But preparation on our end need to begin. We, after all, have more work to do. Umaasa ang Pangulo na ipagpapatuloy ng bagong administrasyon ang kanyang giyera kontra droga at ang pag-amyanda sa konstitusyon para buwagin ang partyless system at ang pagsusulong sa federalismo. At bilang si Rizal Duterte, pagkatapos ng kanyang termino sa June 30. Knowing the President and also based dun sa mga sinabi niya noong nakaraan, ay ipagpapatuloy niya ang kanyang advocacy for good government. Ipagpapatuloy niya ang kanyang advocacy para labanan ang korupsyon at labanan ang ipinagbabawal na droga sa ating lipunan. Para sa Pangulo, malinis at kapanipaniwala ang isinagawang eleksyon. Pero hinimok pa rin niya ang COMELEC na imbestigahan ng mga pumalyang VCM at isa publiko ang resulta ng imbestigasyon. Sabi nila na mga sira na hindi nagbasa ng vote. I hope that COMELEC would also find time to investigate. Just to, disabuse the minds of those na may dayaan. Wala ako nakita sa totoo lang at hindi rin talaga ako papayag ng dayaan, imbestigahan at yung result ibigay sa tao. Sabi ng COMELEC, nasimulan na nilang investigasyon bago pa ito sabihin ng Pangulo. Iniimbestigahan na nila ngayon ang technical aspeto ng mga nangyaring glitch. Para po sa mga susunod na eleksyon, alam namin aling components ang nagpe-fail. Two, saan nagkakaproblema kung purely procedural. Three, saan namin i-improve yung technology? Hopefully, sa 2025, bagong makina. Pagsiguro pa ng COMELEC. These are purely technical. Wala pong halong anomalya. Nagkataon lang po talagang merong technical issues that need to be addressed, which were duly incorporated in our contingency measures. Buwang bilang naman ang election-related incidents daw ang pagbabasehan. Sabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo, may tuturing daw na mas mapaya pang eleksyon 2022 kumpara noong 2010 at 2016 presidential elections. Umabot sa mahigit 3,000 ang gun ban violations at 245 naman ang vote buying incidents.